Inihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Magdiwang na tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang pagtatalaga sa mga simbahan nina Apostol San Pedro at San Pablo sa Roma. Nais kong ialay ang misang ito para sa mga kapatid natin sa Bicol, lalong-lalo na sa Catanduanes na binayo ng bagyo at ngayon ay nangangailangan ng tulong. Nais ko rin na i-welcome ang aking kapatid, si Noel, at ang aking mga pamangkin na galing pang Bicol dito sa ating banal na dambana. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naloba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa tulong ng mga apostol, ipagtanggol mo ang iyong simbahan upang ang mga pinagbuhata ng aming unang pagkilala sa iyo ay maging tagapagdulot ng ibayong pagpapala mo hanggang sa katapusan ng mundo. Hinihiling naman ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ng pahayag. Ito ang paghahayag ng Diyos kay Hesukristo sa kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel. Ang layo ng paghahayag na ito ay ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit nang maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit nang maganap. Buhat kay Juan sa 7 simbahan sa Asya, sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating, at mula sa 7 espiritung nasa harap ng kanyang trono. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Epeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak na 7 bituin sa kanyang kanang kamay, ang lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtitiyaga,
alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon, siyang binubulay sa gabi at araw. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi'y umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho. At dooy, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga tao, ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya't tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag.
Inilapit nga ito at itinanong ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" "Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin," sagot niya. At sinabi ni Jesus, "Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon. Isang bulag na pulubi ang nakaupo sa gilid ng kalsada. Nang dumarating si Jesus, tinanong niya ang mga tao, ano ang nangyayari? At ang sabi si Jesus na taga Nazaret ay dumaraan. Kaya sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Si Jesus naglalakbay, nakuha ng bulag ang pansin ni Jesus, huminto si Jesus at nagtanong, "Ano ang ibig kong gawin ko sa iyo?" Ang sabi ng bulag, "Panginoon, na ako'y muling makakita." Napakaganda ng mga ginawa ni Jesus. Una, narinig niya ang sigaw ng bulag, huminto, at nagtanong, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Di po ba si Jesus ay all-knowing? Alam niya ang lahat? Tawag natin dyan ay omniscient sa English. Bakit pa kinakailangan tanungin ni Jesus ang bulag? Alam niya naman na bulag. Alam niya naman kung anong kailangan ng bulag. Hindi po ba para makakita? Bakit niya pa tinanong ang bulag? Sapagkat nais na pumasok si Jesus sa isang pagsalubong, encuentro or encounter para makadaupalad niya ang bulag. Upang maipadama ng bulag kung ano ang nasa loobin niya, "Panginoon, nais ko pong makakita." Ang bulag na ito ay maaari nating makita sa pangkasalukuyang panahon. Ito, number one, ay tayo mismo. Lalong-lalo na ang iba sa inyo na may mga sakit at karamdaman, may mga malaking problema sa buhay, may mga pinagdaraanan. Ang iba sa inyo, nasa gilid ng kalsada ng inyong buhay, halos ayaw nang gumalaw, halos hindi nyo alam kung ano ang gagawin, di po ba? Pangalawa, ito, bulag na ito, ang mga taong nasa laylayan ng ating lipunan. Tawag natin sa kanila, the least, the lost, and the last in the existential peripheries. Sila yung mga nasa labas ng simbahan, ang mga mahihirap na wala ng panahon para pumasok ng simbahan dahil nagtatrabaho kahit Linggo. Mangingisda, ang mga tao na halos wala ng panahon kahit na magdasal sapagkat pagod na pagod na pagod na sila sa buhay. Kaya nga, meron tayong synod on synodality at ang simbahan ay pumunta sa mga taong nasa laylayan at nagtanong tayo sa mga consultation. Ano ang
gusto niyong mangyari sa inyo. Tinanong natin sila at ito ang nangyari sa loob ng 3 taon ng Synod on Synodality. At binabalik natin sa kanila ang mga programa na kanilang ninais dahil sa pagtanong natin sa kanila. Pangatlo, ang bulag na ito ay sa pangkasalukuyan ay yung mga binagyo. Kung bubuksan natin ang ating mga Facebook, makikita natin doon ang mga retrato na mga bahay, hindi nung nakaraang linggo sa bagyong Christine, kundi ngayon sa bagyong Pipito. Halos lahat ng bahay sa Catanduanes ay walang bubong. 2 mission namin sa Bicol, sa Calaguas at sa Panay Island sa Virac. Halos nakadapa ang mga bahay, pati na ang mga kumbento namin. Sila yung mga tao ngayong walang-wala. Hindi alam kung saan kukuha ng makakain sa araw na ito at sa bukas pa. Kaya, ano po ang ibig sabihin itong ebanghelyo na narinig natin ngayon? Sa ating mismo na nasa gilid ng tinampo, ang huwag mawala ng pag-asa at patuloy na sumigaw, Panginoon, kaawaan mo po kami. Kaya nga ang iba sa inyo pabalik-balik na dito sa pabansang Dambana ng Poong Nazareno sapagkat sumisigaw tayo hanggang huminto sa Jesus at tanungin tayo, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sa mga nasa laylayan ng lipunan, ang puntahan natin sila, siguro mga kaibigan natin, mga BFFs, yung mga hindi na pumapasok ng simbahan, meron tayong misyon para sa kanila. Dalhin natin sila pabalik sa loob ng simbahan. At ngayon, na katatapos lang ng bagyong Pipito, ang daming mga kampanya sa Facebook, hindi lang tayo nag-i-scroll kung ano ang makita natin doon, ay kawawa naman sila. Hindi sapat ang pagkaawa at pagkahabag, kundi meron tayong dapat na gawin. Magbigay tayo ng donasyon sa pamamagitan ng GCash o kung ano paman. Ang daming mga taong walang makain sa araw na ito. Nagpapasalamat tayo, di tayo naano ng bagyo. Mainit sa Manila at sa ibang bahagi ng Pilipinas, pero ngayon sa ibang bahagi ng Bicol, ng Catanduanes at ng Calaguas Island, walang bubong ang kanilang mga bahay. Tayo ngayon ang pupunta sa kanila kahit andito tayo sa Manila sa pamamagitan ng pagbibigay natin sa kanila ng pagtulong. Buksan niyo po ang inyong mga Facebook at huwag lang titingnan ang kanilang mga retrato, kundi mag-donate tayo sa kanila. Sayang, pagpunta natin dito sa Dambana, narinig natin ang ebanghelyo, nakita natin sila, pero wala tayong ginawa. Mga kapatid, halina na po, isabuhay natin ang ebanghelyong ito, puntahan natin yung mga tao na nasa gilid ng laylayan ng ating lipunan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Diyos sa buksan ng ating mga mata upang makita natin ang mga kapatid natin na nasa daan at sundan siya ng buong puso si Kristo. Ang ating tugon, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, naway maipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos Amang nasa langit.
Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, naway palagi nating bigyang pansin ang mga hinahatulan, tinanggihan, at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa nakapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o pagiging bulag, naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa ilalim ng ating mga puso, dalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Lahat ng ito, Ama, inihiling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus na Poong Nazareno. Amen. Amen. Mag-aalay na po tayo. Pagsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kaalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng paglilingkod sa iyo, inihiling namin kami kaawaan mo upang ang katotohanang ipinamana sa amin ng paglilingkod ni na Apostol San Pedro at San Pablo ay manatiling dalisay kaisa kaibuturan ng aming pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal,
Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot sa kanyang ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asan sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Bishop Buhain. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Alin na po, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Pagsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maglaho ng tuwa.
ko'y paglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko'y sa'yo. Announcement, available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Salmon lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkapakinabang sa pagkaing nagbibigay buhay, magalak nawa sa pagunita kina Apostol San Pedro at San Pablo, ang sambayanan na iyong pinagkatiwala sa kanilang pagtangkilik para mapamahalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ngayon po, mananalangin na tayo sa ating mga banal na yumao. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito na sila'y magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng puong may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Ngayon po, bibendisyon na natin ang iyong mga rosaryo, ang iyong mga panyo at ang mga bagay na nais niyo pong bendisyonan. Pakilabas niyo po at bibendisyonan ko na ngayon. Itaas niyo po. Basbansan niyo po, Panginoon, ang mga rosaryo, mga krus at ibang mga bagay na dilana ng amin dito sa Pambansang Dambana. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa mga may sakit po sa inyo at may mga karamdaman, mag-pray over ako sa inyo, pati na ang mga nasa uma-attend ng ating online streaming. Ilagay niyo po ang iyong kanang kamay sa bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng paghilom at pagaling. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos. Amen. Ipakita ng Diyos sa inyo ang kanyang mukha at kaawaan niya kayo. Amen. Sumilang nawa ang mukha ng Diyos sa inyo at pagalingin kayo sa inyong mga sakit at karamdaman. Amen. Sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina ni Birhen Maria, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Umayo tayong taglay ang pag-ibig at diwa ni Kristo sa daloy ng buhay. Salamat sa Diyos. Mabuhay po kayo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral ng aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.